Buti na lang talaga ang ganda ng weather ngayon. Papunta kasi kami sa pinakamagandang beach dito sa Guam. Since weekend naman, napagkasundoan ng mga kapwa engineers ni Walt Knox. Mga kasamahan niya sa trabaho na magkita-kita sila sa beach. Siyempre, kasama yung mga family. Pero dalawa lang yata kami yung kasama yung family kasi yung iba ay nasa Pinas pa yung family nila or ang iba naman ay mga binata pa. Bale, may kanya-kanya kaming dala. Ang tawag doon ay patlak. At ang nakatoka sa amin ay sinigang na hipon. Sabi ni Watson, "Ma'am, parang ngayon lang daw siya nakarinig na may sinigang na hipon sa beach." Kasi 'di ba usually mga finger foods lang dapat, like mga fruits, barbecue. Pero dahil nga Pinoy tayo, kaya mas masarap yung may sabaw. So dumaan din kami kanina sa grocery para bumili nga ng mga ingredients kasi doon na siya lulutuin. By the way, nabanggit mo nga pala kanina na pinakamaganda kasi tingnan niyo naman guys, oh. Dito pa lang 'yan sa bungad. Parang mapapabuntong hininga ka sa ganda, 'di ba? Ito nga palang tinatawag nila na Retidian Point. Located siya sa northernmost part ng Guam. 30 minutes drive lang siya from our place in Mangilao. Kasi ang lahat naman na daanan ay fully concrete. Open ang beach na to from 7:30 a.m. at nagko-close ng 4 p.m. Pero Monday and Tuesday ay sarado talaga siya. Pero minsan naman kahit Saturday or Sunday, sinasara pa rin nila pag yung current ay sobrang taas. Twice na kami nakapunta dito na puro sarado lahat. Kasi nung una naman ay after Typhoon Mawar, so close talaga pa kasi may inaayos pa. Tapos nung pangalawa ay yung danger ng rip current. Wala kasing lifeguard dito at saka ibig sabihin ay swim at your own risk. Buti na lang nauna na doon ng ibang kasamahan ni Walt para mag-set up ng tent at pagdating namin ay magluluto na lang ng sinigang. Nag-bake rin pala ako ng brownies at cookies kanina bago umalis kasi yun ang paborito ng mga bata. So malapit na tayo, samahan nyo kami guys. Enjoy the view! At nandito na nga tayo sa bungad, papunta na sa parking. Isa pa sa kagandahan dito guys ay libreng-libre dito. Wala nga lang facilities, pero carry na yan. As a visitor, dapat maging responsible na lang tayo to maintain the cleanliness of the beach. Bali, ang maging basura mo pagpunta doon ay bit-bit mo rin dapat pabalik. Clean as you go, ika nga. May isang portalet pala dito sa bungad, ayan o, yung blue. Pero never tried using it. So, hindi ko alam kung malinis or what. So, park na muna kami guys. At hindi na ako nakapag-video papuntang beach dahil sa sobrang dami kong bit-bit. Pero mga 50 meters walk lang ata. Or 100 meters walk from the parking. Ayan na agad ang bubungad sa'yo guys. Tingnan nyo naman o. Crystal clear ang water. White sand. Tsaka pinong-pino din. At ito talaga ang panalo. First time kong makakain ulit after more than a year. Ito naman si Greg, pinalamanan ng ice cream ang cookies. Ayan, yung nadala kong matindig na slice. Kanya-kanya na lang kuha. Ayan, pati yung cookies. May nagdala din ng Maha Blanca. Ang sarap-sarap niyan. Unlike yung pag ako nagluto, eh, hindi tumitigas. Merong pansit, barbecue. Ang ibang barbecue naman niluluto pa kasama na mga talong. Meron ding isda na tanige at saka tilapia. Partner ng insaladang mangga. Naku, napakasarap. Ito namang chicken ay niluloko nila na nakatulog daw nagprito. Pero in fairness, malasang malasa. Tatlong flavor pa ng coatings ang ginawa dyan. Ayan, kitang-kita naman ang mga ingredients. May parmesan, may sesame seed, garlic and butter, etc. Kaya typical example yan ng don't judge the book by its cover. Ito dalawa o nag-enjoy ng ice cream. Only ice cream kasi yan dyan. Buti na lang nadala rin namin ang tent. Pwede nang magbihis dyan sa loob. Enjoy the view muna guys at magluluto pa ako ng sinigang.
barbecue pa at hot dogs. Ito naman si Greg, pinaprank pa ako. Covered by sand na daw siya at hindi na daw siya makagalaw. Ayan, nag-swimming na muna sila sandali habang inaantay na maluto ang sinigang. Ang ganda pag ganito paminsan-minsan. Nakaka-recharge ka talaga at nakaka-relax. Lalo na yung sound ng waves. Parang akala mo nga ang init-init, pero pag nandun ka na nakaluglob sa tubig, nako, ang lamig na. Hindi mo na mararamdaman yung init. Huwag lang talaga kalimutan na maglagay ng sunscreen. Ito na ang sinigang ko na hipon. Pinapakuluan mo na ang sibuyas at kamatis. Nakikita nyo ba yung puting waves na yan na humahampas ng malakas? Parang may harang kasi yan dyan na tinatawag nilang reef. Pagdating pala dyan sa bunga, tingnan nyo, iba yung color ng tubig kasi malalim na yan kaagad. Since high tide ngayon, kaya medyo mataas ang tubig dito sa shore. Pero pag low tide pala, ay halos kita itong mga bato-bato na to hanggang dyan sa may puti na alon. Paglagpas doon ay talagang ocean na siya. Kaya very, very dangerous pag napunta ka at least dyan sa gitna banda kasi kayang-kaya kang hatake ng waves pabalik. Kaya pinapaalalahanan ng mga tao na dyan lang dapat sa shoreline. Tingnan mo tong dalawa, oh. Sobrang nag-i-enjoy sila sa pagsuswimming. So after nga maluto ang sinigang, ay nag-lunch na rin kami lahat. Hindi na nakuha ng video dahil, alam mo na, gutom. So kanya-kanya ng kuha ng pagkain. Then, after magchikahan at magpahinga ng konti, eh, nag-swimming din ako. Nakuha ang na-experience ko na artificial waves doon sa Azure. Ganito din talaga. Ang pagkakaiba lang ay tunay na tunay siya na waves. At saka, ihahampas ka talaga niya ng dulo. Mabuti pa guys na dyan ka medyo sa gitna ng konti. Oh, kasi hindi ka masyadong. Sasakay ka lang sa tubig. Pero pag dito, nako, tingnan mo naman. Ayan. Ilang beses kami tumilapon dyan ni Greg na hinampas kami sunod-sunod ng alon. Pero at least safe kasi dito pa lang sa bungad. Kasi pag doon talaga sa medyo gitna, nako, delikado. Eh, bebenjo ko. Tawang-tawa kami dyan kasi may isa silang kasama na pagtulungan daw nila buhatin papuntang beach. Eh, ayaw nga noon kasi hindi na maliligo. Pero nung binigyan ng condition na, sige, bibigyan ka ng $100 pag naligo ka. Biglang sabi niya, may kusa naman ako eh. Sige, tara. Since mag-alauna na ng hapon, kaya nag-umpisa na rin kaming mag-pack-up. Masaya rin talaga yung may ganitong mga moments. Yung makapag-banding ka sa mga colleagues mo. You don't need to spend that much to enjoy this simple life. This is what I like most in Guam. You can enjoy the paradise for free. Char. Sige, hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.